Magandang gabi, Sir Chu. So, ano makikita mo? O, diba? Planggana ng tubig. May tubig yung planggana. Ayan, nag-hydro test ako ngayon para sa unit mo. So, wala kang makikitang any bubbles na, diba, umubula. Nandyan yung unit mo, nakalubog. Para to make sure na lapat ko ang acetal valve mo, walang leak. Dudukutin ko ha. Ito yung unit mo. Tama? One-five lang ang karga. Pero hold ng acetal valve, ang pressure. Kaya sabi mo, dahil gusto mo magkaroon ng output reg, ayan, may pressure, di ba? So, para mag lumabas yung output na 1.8, kailan tumaas muna, di ba, ang pressure? Umabot man lang ng 2,000, 2.5, o hanggang 3 na. Kakargaan ko pa ulit. Pagiging 1.8 ang output nito, makikita mo sa MPA, megapascal, babagsak yan sa 12. Ang analog arm ng ano ng gauge natin, ha? Under pa siya ng 10 kasi 1.5 lang halos ang input pressure, di ba? So, yan ang status ng ano mo, na unit mo. Wala tayong problema sa leak. Dito, nag-machine ako. Minashing ko to. Binawasan ko itong diameter nito. Bakit? Kasi yung shroud sasayad. Hindi aabot na dumikit dito ang buong shroud. Clear na ang shroud natin dito sa taba ng tangke. Na carbon fiber. Okay. Dito, nawala ako sa loob. Nagkamali rin ako. Hindi ko na-check kaagad dahil matagal nga ito bago hinipot. Yung pala, pang unbolt, ang pellet pusher niya, pang 177 cal. Kaya lusot siya sa ano. Kaya magpapalit lang ako ng bolt. Okay ba? Wala ka na ibang mga aalalahanin dahil, kita mo naman, wala na tayong problema sa leak. So, papalitan ko na lang ng bagong pellet pusher, yung dating original na nakalagay na pang 177 cal, 4.5. ang diameter ng pellet pusher. So, itong 22 ang barrel natin, hindi uubra, di ba? Kalog, lusot, lulusot siya. O, yun na lang ang gagawin ko. Nagkulang ako, hindi ko na-check yan. Ang asa ko, itong Indomade na to ay 22 cal ang pellet pusher. Nung mabalik ko sa isip ko, wala nga pala, bawal pala sa Indo ang 22 caliber, kaya puro 177 lang ang lumalabas. Ano? Gagawan ko na lang ng pellet pusher na pan 22. Barrel yan, ariglado na. Leak, wala. O, ito yung sinabi mo. Dito, lusot na yung ano natin, yung railing na mahaba. Pati dito, napaklear ko na sa tangke. Kasi, binutasan ko nga ayon sa gusto mo para lumusot tong fuse. Yung burst. Ah, yung disc burst natin. Puputok lang yan dyan sa ilalim pagka overpressure. O, nagawan ko na ng paraan kaya nakakapagkarga sa gilid. Ito yung quick fill. Kahit na may nasa taas tong gauge, kinabit ko yung shroud barrel natin, kita mo pa rin ang pagkakarga. Makikita mo pa rin yung 3,000 na kailangan natin. Ano? Ha? Magandang gabi, Sir Choy.